Let us impress the Bureau Internal Revenue. Gustong-gusto ng BIR na ini-impress mo siya. Paano siya ini-impress? Impressing the BIR. Simple lang, huwag kang gumawa ng mali. Dahil ayaw ng BIR ng mali. Ayaw niya sa taong nagkakamali o palaging gumagawa ng mali. Isa ito sa mga criteria na tinitingnan ng BIR kung ikaw ay nandoon sa lugar na mali. So pag mali ka, hindi mo na na-impress ang BIR. So ang ituturo ko sa iyo yung tama ngayon. Ito ay isang entry na laging pinapipirmahan sa iyo ng inyong internal auditor o minsan ng external auditor mo. Yung mga CPA ba na nagse-certify ng financial statements mo? O ito yung entry. Nagde-debit sila ng provision for income tax. At nagke-credit sila ng income tax payable. Pag nakita ito ng BIR, pumapasok sa isip nila na ikaw ay may mali. Kung meron kang isang mali, there is a possibility na meron ka pang additional na mga mali o mas maraming mali. Kasi kapag may ganito kang entry na debit provision for income tax and credit to income tax payable, ang naiisip ng BIR, ignorante ka sa batas. Kasi hindi ka sumusunod sa batas. Kasi itong entry ito ay lumalabag sa batas. Ang isang mali ay hindi mali dahil mali ka sa mathematics o mali ka sa English. Ang maling tinahanap nila ay yung nagbabiolate ka ng law. Ayaw na ayaw nila nun. So pag-usapan natin, paano naging mali ang debit to provision for income tax at credit to income tax payable. Bago yan, kailangan mong malaman, oo, ikaw na taxpayer, yung unang-unang rule ng taxation. O, ito yung unang rule. The rule of taxation must be uniform, equitable, at progressive. Yung debit to provision for income tax at credit to income tax payable ay isa pong hindi equitable na entry. Paliwanag ko sa iyo, every person liable to tax shall file a final adjustment return covering the total taxable income for the preceding year. Ipaliwanag ko sa inyo isa-isa. Sabi is every person. Po, pag sinabing person sa batas, apat po yon pagdating sa taxation. Number one, individual. Number two, corporation. Number three, trust fund. Number four, estate. Okay, yun yung person. Siguro kasama ka na dyan, individual ka. O presidente ka ng company, corporation. Shall file adjustment return. Ano yung adjustment return? Para mas madali, ito po yung sample ng adjustment return. BIR form 1701 sa individual, BIR form 1702 sa corporation or non-individuals. Yan po ang final adjustment return. Covering the total taxable income. Yun buo. Wala ho kayong ititira. Total eh. Total taxable income. So hindi ka magbabawas. Hindi ka rin magdadagdag. Total. Okay? Tandaan nyo sa utak nyo. Walang bawas, walang dagdag. Now, for the preceding calendar year. Ano ho ba ibig sabihin ng calendar year? Okay. Sa batas po, pag sinabing calendar year, magsisimula po yan ng January 1 hanggang December 31. Maaari pong may 365 days po yan o kung leap year, 366 days. Calendar year, January 1 to December 31. Maliwanag po yon. Ngayon, ang tanong,
o meron na ako, Mr. Maestro, ng final adjustment return from January 1 to December 31. Kailan ko ito ifa-file? Okay, basahin natin yung batas. Galing uli sa tax code. The final adjustment return shall be filed on or before the 15th day of April. Oh, maliwanag po yun. Tax code ho ang nagsasalita. Ayaw ng BIR ng mali, ah. Ini-impress natin sila rito, kaya tayo nag-aaral. Gusto nating i-impress ang BIR. Kasi pag na-impress mo siya, hindi ka na niya pupuntahan, i-audit. Kasi ang audit, kinokorek ka niya dahil may mali ka. Wala namang audit na, uy, kaya ka namin ino-audit kasi mahusay ka eh. Impress kami sa'yo. Siyempre, yung mga yun na-i-impress sa'yo, eh hindi ka na pinupuntahan. So, ang sagot natin dyan eh, ano ba, sir, yung ibig sabihin ng on or before? Ayan, yun na muna pagliwanagin natin. Pag ang batas po, lalo na sa taxation, ang sabi ay on or before, ang ibig sabihin po niyan, choice o choices. Yung or, na salitang or, ah, ay nagbibigay, pahintulot, na ikaw ay mamimili. Mamimili ka ng on o mamimili ka ng before. Hindi pwedeng sabay. Okay? Ibig sabihin lang ng before, pinapayagan ka. Binibigyan ka ng option. So, ibig sabihin, may pribilehiyo ka na magbayad before the due date. Pero, pag sinabing on, yun na yung last day ng payment. On April 15, 2017. E di yun yung last day ng payment. Pag sinabing before April 15, 2017, aba, meron kang choice. Ito, papakita ko sa inyo yung diagram para mas mabilis nating maintindihan. So, nung TY, ibig sabihin ng TY, taxable year 2017, natapos na, December 31, 2017, natapos. So, binibigyan ka hanggang April 15, 2018 na magbayad ng batas on or before April 15, 2018. Ibig sabihin, meron kang 100 plus days, ha, para pag-isipan kung magbabayad ka before April 15, 2018. So, wala kang obligasyon na magbayad ng January 1, February 1, March 1. Wala kang obligasyon na ganun. Ang obligasyon mo na magbayad is on April 15. Pag dumating yan, may pera ka o wala, magbabayad ka. Mangutang ka. Pero, wala kang, hindi ka pwedeng puwersay ng BIR o ng gobyerno na magbayad before April 15. Ang ibig lang sabihin, yung obligasyon mo ay magiging due and demandable ng April 15. Basahin natin yung batas tungkol dyan. Obligation for whose fulfillment a day certain has been fixed shall be demandable only when that day comes. Adi ang linaw, di ba? Ang linaw. Magkakaroon ka lang daw ng utang at magiging demandable yung utang mo o obligation pag dumating yung araw na kailangan kang magbayad. So, ano, dito sa taxation, yung pagbabayad mo ng income tax ay darating lang ng April 15, 2018. So, ibig sabihin, December 31, wala ka pang utang. Utang na naman. Diba? Wala kang utang. So, bakit ka magde-debit ng provision for income tax which will only increase your expenses? And magke-credit ka ng income tax payable which will also increase your liability. Eh, as of December 31, sinasabi na nga ng batas, wala kang liability kasi magkakaroon ka ng liability ng April 15 lang. So, bakit mo isusulat yung liability para sa April 17?
At kung isusulat mo na may liability ka ng December 31, edi kulang na yung calendar year. Kasi ang kinumpute mo lang is January 1 hanggang December 30. Di kulang na ng isa. E 365 days. Ang isang calendar year, pag leap year, 366. O di kulang ka na ng isang araw. So, nagbabiolate ka ng dalawang bata. At tatlo pala. Ah, yung una, yung constitution natin, yung equitable. Hindi mo ginagawang equitable yung tax sa sarili mo. Number two, eh yung calendar year, hindi ka marunong magbilang ng days. Ha? And three, hindi mo alam kung kailan ka may utang at kailan ka walang utang. Kung gagawin mo lang itong mga sinabi kong sa'yo, hindi malulito ang iyong libro. Yung mga BIR, matutuwa, mai-impress mo, aba, matalino tong taon to. Since matalino tong taon to, ay hindi na natin kailangan i-audit ito. So hindi ka na maharas, hindi ka may stress, hindi ka magkakaroon ng sakit. So ang daming benefits, na-impress mo na BIR, nagkaroon ka pa ng benefits sa sarili mo. At inimbitahan ko kayo, may study now, pay later tayo. So, i-avail mo to. Learn tax bookkeeping. Di-discuss ko later on ano pagkakaiba ng financial accounting, managerial accounting, at tax accounting. Magugulat kayo, ang laki ng disparity. Kaya ka pala ino-audit, mali ang ginagamit mong accounting. I-type lang po ninyo ito sa inyong browser at lalabas na po itong government regulations. Making entries made easy for government payments. Mayroon po tayong study now, pay ATM later plan. I-avail po ninyo yon. I-roll down po lang ninyo ito. Mababasa nyo po dun sa first part yung pangbungad na salita. Dito pa lang po marami na kayong makukuhang tips at impormasyon tungkol po sa tax accounting. At sa may banda pong gitna, yung pong aking kaunting impormasyon sa aking sarili ay mababasa din po ninyo. At sa huli po, yung pong laman ng inyong kurso. Ang objective po natin kasi dito ay turuan kayo at mai-apply po ninyo yung pong tamang tax entry sa inyong transaction. At the end of the day, ang importante po maintindihan kayo ng BIR at ma-double check nila kung tama po yung inyong ginawa sa inyong registered books of accounts. Marami pong salamat.